Sumayin niyo ang kapayapaan. Sa pag-ibig ng Ama, marami siyang ginagawa para ganap ipadama sa mga anak niya. Sa tunay na katapatan niya, marami siyang nais ipasilay upang mapatotohan ang tapat na tapat siya. Sa pagiging marapat, sa pagiging ganap, at pagiging makatotohanan niya bilang banal, marami siyang nais ipatupad upang mapatotohanan niyang siya'y tunay na walang humpayang kabanalan. Sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, ang nais niya'y patuloy na matutunan ng lahat ng mga anak niya na huwag silang mga lumbay ni bahala sa kanilang buhay. Sapagkat sa tinay mayroon siyang magagawa, yaon ang nais niyang patuloy na ipaunawa. Ang siya'y may magagawa, ang siya'y may maibibigay, sapagkat lahat ng kabutihan at makabubuti sa kanya magmumula. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, katotohanang katotohanan anak, kung hindi ka nakinig, hindi ka makaluluhod ngayon. Subalit nang dahil ikay sumunod, maluwag na ang iyong dibdib. Mataas o mababa ang presyo ng tao, maaring ma-stroke siya. Hindi lamang ang mataas na presyon ang nakaka-stroke o nakapapatay ng kalahating katawan o nakamamatay ng buong katawan. Maging ang mababa ay marapat ding mabahala. Ngunit huwag matakot, may magagawa ang amang dakila. Patotoo lamang na kung di normal ang presyon ng tao ay may mararamdaman. At hindi lahat ng pagbaba o pagtaas ng presyon ay dahil may sakit ka. Mayroong pinagmumulan na sarili mong sakit, ikaw ang gumawa. Katulad ng pagdaramdam, pagtatanim ng galit o hinanakit, pagtatampo, pagkamaingitin o selosa, seloso. Itong lahat ng ito'y nakaugnay sa pagtaas o pagbaba ng presyon nang dahil sa depression, stress, overfatigue sa isip, sa damdamin. Kaya't kung minsan ang tao siyang nagbibigay ng sakit ng sarili niya, hindi ang kung sino at hindi ang Ama, kundi mismo siya. Kaya't kung ang tao'y may takot sa Ama, may pagkilala, may pagtanggap at pandama, na tunay siyang Ama at Diyos ng lahat, ililis siya sa ganito, ilalayo siya sa gayon, at di niya kakamta ng ganito at ganyang ugali at gawa sa mundo. Kaya't kung ang tao lamang ay totoong makikinig at makikiayon sa kanyang kabutihan, hindi bagat mapapabuti nga ang lahat. Subalit, sadyang kay rupok, kay hina ng loob sa kabutihan ng tao. Subalit, kasamaan ng ugali kay tapang at kay daling gawin. Ano nga ba ang mapapala mo kung magmamatigas ka sa Ama? May magagawa ka ba kung kakalabanin mo siya? Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya malalabanan.
katulad ng kanyang espiritu, hindi mo siya kayang labanan at tutulan. Kaya't ang taong may takot sa Ama, hindi man siya nakikita at di nakikita ang espiritu niya, nanamnamin tatanggapin sa puso niya at titigibin ang galak naman ang bawat tumatanggap sa kanya. Kaya't halina mga minamahal, huwag nang magmatigas, huwag nang mangatwiran, huwag nang magdahilan. Alalahanin niyo'y kayo'y may buhay. At kung matatalino kayo, yaon ang unang gagawin niyo. Pahalagahan niyo siya at huwag ang sarili niyo. Mamahalin niyo siya at hindi ang sarili niyo, sapagkat ang bawat pag-ibig niyong iaangkop sa kanya, ang pahalagahan niyo bilang kayo'y sariling buhay ay kaloob niya. Pinahiram lamang sa inyo, siya naman ang mangangalaga ng ganap sa inyong lahat. O tao, maging matalino kayo, huwag maging sutil sa Ama. Sapagkat ang anumang katwirang hindi tama, kabaloktutan ang kaisipan at hindi nararapat. Kaya't ang bawat matuwid sa kanyang pananaw, patuloy na siya'y nalulugod na gagalak at patuloy namang inaaliw ang ganitong kanyang anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Alala, umbaga, hindi nga lahat ay makikinabang sa banal at mabuting espiritu. Sapagkat hindi lahat ay nakakakilala at tumatanggap nakakadama sa gayong espiritu. Ngunit sa masamang espiritu, maraming napipinsala. O tao, maging matalino kayo. Pag nilay at pagbulayan niyo ang tinuturan ko, bangabat pagkatao ang ginagamit ko, sapagkat gayong tao at pagkatao'y hindi niya tutok din ito at ni hindi masasambit sa inyong harapan. Yaon ang patutuo tao, hindi ako natatakot sa mundong ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang tao ay tao, kapwa mo'y makikita mo, Diyos mo't tinatawagan na totoo'y hindi mo masisilayan kailanpaman. Maliban makita mo at madama ang paggawa niyang mabuti sa iyo at makilala mo ang kabanalan niya. Doon matutuntun mo at maapuhap ang gawang mabuti sa puso mo'y kintal at itahang totoo, ikaw din tao ang masisiyahan sa mundong ito. Nekkarameneyahanam. Hindi si Kunching ang matapang, kundi ang aking espiritu. Pinatapang ko lamang ang pagkatao nang hindi siya maging duwag at di manlumo. Upang sa gayon ang aking pag-aatas ay matupad. Upang sa gayon ang aking pag-aatas ay tanggapin. Upang sa gayon ang pag-aatas ko'y tupdin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam. Si Kunching o Konstansyang pangalan, duwag ding katulad nyo? Marupok mahinang katulad ng tao? Subalit, ang aking espiritu, ang magagawa ko'y di nyo magagawa. Nekkarameneyahanam. Hacha karamaleya. Holeya karameneya. Nekkarameneyahanam. Tao, sumunod ka at tumalima sa di mo namamalayan na iiba ka na. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Paano ka nga namang tatanggapin? Paano ka nga namang paniniwalaan ng walang pandama? Paano ka nga namang hindi ka gagalitan ng walang pangunawa? Eh kay baksik mo nga namang magluwal ng salita. Kaya't ang walang nakakaunawang salita sa mabuti, ang taong hindi nakakaunawa ng mabuting salita at banal, puyos na puyos ang damdamin. Galit na galit ang salita ay kay tapang eka. Ngunit ang di niya namamalayan, ang Diyos niyang tinatawagan ang siyang matapang at hindi ang katauhan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Yaon ang patotoo, matapang man ang Ama, matapang man ang Kristo, matapang man ang Espiritu Santo sa paghahayag ng totoo, sa pagtupad ng kabutihan, sa paggawa ng kabanalan,
Totoo ginagawa, may pagmamahal, may magagawa. Hindi tulad ng taong matapang makipag-away, walang ginagawang mabuti sa kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Salamat naman anak at nagkaganyan ka. Kung hindi ka nagkaganyan, hindi ka nakaparito. Subalit hindi sayang ang pagparito mo, nakinabang ka. Katulad mo anak, nakinabang kang higit. Nawa nga, paglisan niyo sa dakong ito'y taglay niyo, papakinabang. At hindi sa inyo mawala. Matulad kayo sa isang ketungin, hindi sa isang nakatungin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan. Mga minamahal, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Tama't marapat lamang anuman ang sambitit sabihin sa iyo ng kapwa mo, kung nasa mabuti ang gawa mo, isulong, itupad mo. Subalit kung batid mong balikat, di ka nagkakaroon ng katama-tamang gawa, aba, matakot ka naman sa amang dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi na kailangang sabihan ka pa ng iyong kapwa, ikaw mismo'y umurong na. At baka sa mali, at least siya mong ginagawa, amang magparusa sa'yo. Ngunit at pasubali, kung mabuti ang iyong ginagawa, sino mang kapwa mo'y huwag mong katakutan, sapagkat tulad mo lang silang may buhay. Ngunit ang Ama mo, na bumuhay sa inyo, hindi niyo nakikita ang gagawin kanino man. Kaya't kung ikay tunay sa Ama, siyang sasalang alang mo. Buhay ba ang Ama? So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Hambing lamang sa kumain ng sili ang taong tumanggap ng Espiritu Santo sa katauhan ito'y nabuot na nahan na. Sa unay, hindi mga tangata, hindi manguya-nguya, hindi malulun-lulun. Napakakapal ng dila sapagkat ang wika niya, hindi gawang biro ang maanghangan. Subalit, nang malasahan niya't kay sarap pala, kahit na 10 sili lalamunin na, hindi nakain, kundi lamon pa. Gayon din ang nasa kabanal at kabutihan. Sa unay takot mong gawin, sa unay takot mong tupdin, sa unay takot mong tanggapin, sa unay takot mong suungin. Subalit nang makita mong tapat totoo ang Diyos mong tinatawagan at sa iyo'y nag-atas ng kabutihan, wala kang sasalang-alang na sino man siyang iyong susundan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat habang ginagawa mong para sa Kanya, may ginagawa siya para sa iyo. Subalit sundan mo ang kapwa mo sa liko at lihis na landas. Kung napahamak siya ay pati ikaw kapahamakan din ang kakamtan. Ang Ama mo kahit saan mo sundan ay hindi kay papahamak. Ang Ama mo kahit anong gawin mo ay di ka mapapahamak. Subalit ang kapwa mo kapag nagsawa sa mabuting gawa sa iyo at ikay nagkamali ni isang iglap, hindi ka namamahalit babalik-balikan. Ang Ama mo kahit anong naging kasalanan mo, babalik-balikan ka pa upang ikay aliwin, aruin at alugain. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumain niyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang makatutupad ng ganang kabanalan, maliban espiritong sa taway nananahan. Kaya't siya o ng patutong espiritong banal, sa tao'y kuntaglay, mabuti ang kalooban. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, maging kaisipan ay malinis kanino man, hindi mapagparatang mapanghusgat mapagbintang, sapagkat ang laman ng isip ay kabutihan, yamang Ama ang nagdaratal ng kanyang kabanalan. Hetcha karamalayana, holleya karamaneya karare, nekaramenayahanam,
ne karameneyahanan. Kaya nga't lahat ng kapwa mong katabi mo'y nagngingit-ngit na sa'yo. Puso mo'y galak na galak pa sapagkat ang Ama iyong nadarama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung gayon lamang tawang sasa inyo, wala nang magiging alitan sa mundong ito. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang nasambit mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng pangunawa ang walang pangunawa at buksan mo ng ganap. Sa gayon, ang di nila maabot na iyong wika, malilimit matatanto, bubulayin ang diwa. At ang nasa iyo naman at katotohanan ang tinanggap, mapagtanto nawa nilang ganap kung ano ang dapat at marapat na kanilang sa tao'y maging ganap na tuwiran. Kaya nga't, panahanin mo, Ama ko, ang mabuti na at huwag nang maligwak, mawalay pa sa'yo. Kung ito nga'y mananahan sa iyong espiritu, katotohanan ang tinuran mo, kaisakot kaisa mo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tumayo ka nga. Lumakad ka nga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, takbo, ang Ama. Patay, pa-wheelchair ka pa, winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Maayos din niya. Alam kong di ringgin kayo, manalig ka na. Bawat ako sa inyo may nakalaan. Mayroon maganda mangyayari sa inyo. Aking congratulations, mga minamahal. Mayroon umangkinan, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa Ama. Baka winig ka niya, winig ka na. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo.
mayroon pa maganda mangyayari sa inyo. Ma, sinimula na kayo. Sa labas na. Manalig kayo. Nilabas na. Manalig. Umangkin at tanggapin. Manalig. Umangkin at tanggapin. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Ay, ama, kung batid lamang nila ang ginagawa mo sa kanila, disin sana'y maliwanag na ang kanilang mga mata. At di lamang ang inaapuhap nila'y bagay, kundi ang iyong gagawin sa kanila. O aking ama, sadyang ang patutuo mo'y walang hanggan at ang katotohanan mo'y di maabot ng katauhan. Kaya't ibinigay mo ang espiritong sa kanila'y makakaunawa at magpapaunawa. Maliwanag ang iyong salita. Ang tumanggap sa iyo'y maliwanag na makakaunawa. Sa iyong espiritoy, mananahan silang ganap. Patawarin mo sila sa kanilang karupukat kahinaan, pag-aalinlangan at di marapat na pagtanggap. Sapagkat tanging ikaw ang nakasisilay ng lahat, gawin mong matapat ang sayo'y mga anak na kumilalang ganap at ikaw ang inasahan. Aliwin mo sila'y pagalaking tuwiran. Ibigay mo ang karapatan nilang makatighaw. Nek karamenayahanam, nek karamenayahanam, nek karamenayahanam. Buhay ba ang ama? Buhay po ba ang ama? Buhay ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, tapat noon, ngayon, at kailanman, kayo ba ay katulad ng siyam na ketungin? Alam niyo po, ang mga may ketong eh, nasa ano bang lugar yon? Pa? Saan? Kaya noon, dalagang bukid eh. Nakuha. Kinakain ko na ngayon. Katinisin lang ang puso, no? Nila lang. Subalit, kung minsan kasi, alam ng tao yung kanyang galit, pero yung galit ng kapwa niya ay di alam. Alam ng tao ang kanyang pagdaramdam, subalit ang pagdaramdam ng kapwa niya ay di niya inaalam. Alam ng tao ang kanyang sinasabi, masama na tuloy-tuloy pa rin naman. Alam niya makapagpapahamak ang gagawin niya, isusulong pa rin siya. Ganyan ang tao. Ngunit kapag ang Diyos ay tinanggap mo na sa buhay mo, lahat ng gagawin mo'y para sa Kanya. At dahil alam mong ginagawa mo'y para sa Kanya, ang ginagawa mong para sa Kanya ay parang sa sarili mo ginawa. Sapagkat kailan may di Kanya pababayaan. Ngunit kung gumagawa kay kakunwari-kunwari ka lang, abay hindi ka nga kakamtan at di mo kakamtan ng katotohanan. Sapagkat kailangan magpakatotoo ang sino man. Kaya't kapag nahihirap inyong kalooban, suriin nyo, sigurado. Kapag nahihirapan ang kalooban nyo, ang damdamin nyo, may kasalanan kayo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Aminin, sabi ni Christopher Minute. Suriin nyo,
Tandaan nyo, 100% kapag ka nahihirapan ang kalooban nyo at isip nyo, may kasalanan kayo. Huwag mong ibintang kay Juan, kay Pedro kasalanan mo. Aminin mo ang sarili mo'y may kasalanan din. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung patag ang damdamin mo, kung malinis ang isip mo kahit kanino, aba, wala kang dinadala. Yung nagdadala sa'yo, yung nagpupuyos ang galit na hindi mo alam ba't galit siya sa'yo. O di, bahala kang manigas. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, huwag niyong sasabihin yon. Bahala siyang manigas, wala kang malasakit. Kala niyo naman tama iyon. Sisti ng tao yon, salitang tao yon. Subalit ang wika ng Ama, kapag batid niyong galit sila sa'yo, abay aluin mo. Kung may magagawa kang mapagparam mo ang kanyang galit, edi mas maganda. Subalit, kung galit siya, pati kay galit, aba demonyo kayong parehas. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mami na mahal, ganun ang ugali ng tao. Eh ano, kung galit ka, di galit din ako. Eh sinong Diyos nyo ninyo? Sino sinamba ninyo? Ba, tapos sasabihin mo, Panginoon, kawaan mo ako. Ay anak, maawa ka muna sa sarili mo. Bago kita kaawaan, ako'y awang-awa talaga sa'yo, kaya lang di mo madama. Panginoon, ako nawa ay bigyan mo. Ano'y bibigay ko, anak? Lagi naman kitang binibigyan. Lagi naman kitang pinagbibigyan. Wala akong hindi binigay sa'yo. Lahat, pati buhay mo. Kung ang buhay mo'y binigay ko, ang bagay pang hihilingin mo. Kilalanin at hanapin mo ako. Doon sa puso mo'y damhin ako. Mapapatotohanan ko sa tuwing buhay ako. Tama anak, sapagkat kailanman di ako namatay. Mamamatay, kaya huwag mo akong pinagdaramdaman. Kapag nagdamdam ka sa akin, nagdaramdam ka. Sapagkat di mo man ako nakikita, kung sinong kinagagalitan mo, ay mahal ko rin siya. Kung paano kita minamahal, ang pinagagalitan mo'y mahal ko. Ayaw kong magkagalit kayo dahil mahal ko kayo parehas. Ang gusto mo lang ikaw mahalin ko, abay mali ka anak. Kailangan. Ako naway patawarin mo. Paano kita patatawarin? Ilang beses ka na ba anak nagkasala? Eh, mga kapatid, patawarin. Ang mga kapitbahay mo, hindi mo ginugusto. Aba, ano ang mali nila sa'yo? Ang mga kapitbahay mo'y walang ginawa sa'yo, bakit galit na galit ka? Panginoon, ako'y patawarin mo at pakinggan mo. Anak, ikinig sa'yo. Lagi kitang pinakikinggan. Ako hindi mo marinig. Ako hindi mo pakinggan. Ako hindi mo sundin. Hindi mo ako masunod. Mo. Sino ginugusto mo? Yung nagdudulot sa'yo ng masama para maging masama ka. So, gusto ko'y maging mabuti kang tao. Ako'y laging nagpapakabuti at mabuting mabuti sa'yo. Ayaw mo kumak. Hindi mo pagmasdan ang ginagawa ko. Huwag, anak. Pagmasdan mo'y ako, huwag ang kapwa mo. Panginoon, ako naway mahalin mo. Mahal na mahal kita, anak. Tunay na mahal kita. Kailan ka ba nawalay sa akin pananaw? Kailan ba ako nakalimot sa iyo? Hinding-hindi ni isang iglap, bawat hininga mo'y sa akin nagmula. Bawat panlasa mo'y akong nagbibigay. Bawat paggalaw mo'y ako ang gumagawa. Kaya't huwag mong sabihing nakalimot ako sa iyo, ni isang iglap man lang. Panginoon, mahal na mahal kita. Hindi ko madama, anak. Hindi ko madama. Para mapatotohanan ako'y mahal mo, mahalin mo ang kaaway mo. Ikaw ang taong hindi ko malilimutan. Sabi mo pa, sa kapwa mong galit na galit ka, limutin mo siya sa galit mo. Huwag mo siyang lilimutin sa pagmamahal mo. Sapagkat ang ginawa mong pagmamahal sa kanya, sa akin mo ginawa, hindi sa kanya. Panginoon, ako naway pakinggan mo. Anak,
ulit kong sinasabi, nakikinig ako sa iyo. Pinakikinggan kita. Akong di mo pakinggan, akong ayaw mong sundin. Kung susubukan mo lamang akong susundin, kung susubukan mo lamang ako ito pa rin, sa lahat kong sasabihin, may tatama kong ganap ang iyong buhay. Patawarin mo ako, o aking Ama. Ibigay mo ang maliwanag na isip ko. Madarama kita. Yan anak, yan ang gusto kong marinig sa'yo. Ang pagpapakababa mo, ang panambitan mo, na isuko ang sarili mo sa akin, nasambitin mong madamak ang pagmamahal ko. Yaon ang gusto ko, ang lahat kayo'y makadama sa akin at magpakababa kayo, yamang tao kayo na mahal ko. Kaya't kung sino man ang tumanggap, nakaalala ng ganap, nakatupad ng ganap, ito nang sasabihin niya. Salamat sa iyo, o aking Panginoon. Binago mo ang ganap ang buhay kong ito. Salamat sa iyo sa paghango mo at tinilob mo. Nawasak ang buhay ko. Salamat, Ama ko, di pinagsawaan mo. Salamat sa iyo, napakalingang totoo. Salamat sa iyo, sa kababaan mo, naway patuloy kong magawa ito sa buhay ko. Salamat sa iyo, sa pahiram na buhay mo. Salamat sa iyo, at ako'y inakay mo. Salamat, Ama ko, sa pagtitiwala mo. Huwag ko nawang masayang itong alay mong ito. O aking Ama, gawin mo akong marapat sa pananaw mo. O aking Ama, gawin mo akong dapat tama tumpak ang gawa ko. O aking Ama, huwag mo akong iwanan buong buhay ko. Ituro mo, Ama ko, ang marapat sa twina. O aking Ama, o aking Ama, ako'y naniniklohod sa'yo. Gawin mo akong tuwira, mabuting anak mo. Di bagat kay sarap, kung gayon ang inyong hihilingin. Hindi man kayo humiling ng bagay, nang dahil kayo nagpapakabuti, hindi kayo mawawalan ng inyong mga kailangan. Sapagkat ang Amang pinakamabuti sa lahat, ang siyang gusto mong tanggapin, ang siyang gusto mong manalig, naganap sa iyo at magtiwala, at nang ika'y pinanaligan niya at pinagtiwalaan mo, dapat marapat mong higit mo siyang panaligan at pagtiwalaan na may magagawa sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay bang Ama sa inyong lahat? May sakit ka pa ba? Nalis na ipamamanhid. Narinig mo ba yung nagbabahagi? Eh kung di naagapan yan, katulad ka niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan, katotohanan. Yung mag-asawa nagmamahalan. Ano? Hindi nagrarambulan. O hindi ko sinabi kayo ah. Ha! Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal! Christy per minute? Bow! Ha! Ay, ayoko nang bumalik doon. Sabi nila, eh bakit? Binibisto ko ba kayo? Kahit anong alam ko, kahit anong nalaman ko sa inyo, hindi ko pinagkwento-kwento. Baka kayo, hindi ko man ginagawa, kinukwento nyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Aba,
ganun pala yung hapo kunching na yan, ano? Bakit ngayon mo lang nalaman? Matagal na. Ano'y nalaman mo? Alamin mo pa ang lahat nang matuto ka. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Katotohanan, katotohanan, mahirap tanggapin ang kamalian. Mahirap aminin ang kasalanan. Hindi na kailangan pagwagaywayan ang may iyong tanggapin sa buhay at manikluhod kang walang nakakakita man lamang, doon patatawarin ka sa iyong lahat ng kasalanan. Buhay bang ama? Buhay bang ama? At kapag pinatawad ka niya, mararamdaman mo yun. Tandaan ninyo, kapag napatawad kayo, na nakita ng amang nakapagpatawad na rin kayo, at siya'y nagpatawad na rin sa kasalanan nyo, kayo mismo madaraman nyo kung napatawad niya na kayo. Habang hindi pa kayo napapalagay sa damdamin nyo, hindi pa kayo napapatawad. Kasi hindi pa rin kayo nagpapatawad. Ngunit kapag kayo'y payapa na tahimik ng budhinin nyo, pinatawad na niya kayo sapagkat napatawad nyo na rin ang kapwa nyo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Yan ang senyales. 100% itaga mo sa bato. Hinahamon kita kung gusto mo. 100% 100% mo mang sabihing nagpatawad ka't bagong buhay ka na, sisikal at sisikal ang pag-uugali mo kapag hindi pa totoo sinasabi mo. Ngunit kapag totoo na sinabi mo, tanda ninyo, kahit si Juan na si Pedro magkasabay na magbulungan, wala ka ng pakialam. Magkasabay na sumigaw, wala ka ng narinig. Magkasabay na nagmura, wala ka ng batid. Sapagkat ang inaalam mo't binabatid at naririnig ang Diyos ng pag-ibig. Buhay bang ama? Buhay bang ama? O tao, magpakatotoo para makamtan ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, ang magpapalaya kanino man ay ang katotohanang dulot ng amang mahal. Bakit ka nagagalit? Ba't nagpupuyos ang iyong dibdib? Aba, kung tinatama ka na ng ama at ikaw pa galit, eh bababa siya. Eh dahil ayaw mo yung nagsasalita, hindi mo gusto yung nagsasalita, di mo maunawaan ang sinasabi, di mo matanggap. Subukan mong gustuhin at matatanggap mo sinasabi. Ganun lang kasimple yun. Tandaan ninyo, kapag ang nagsasalita ay hindi nyo gusto, gaano mang kaganda at kabuti ang sinasabi, masama para sa pandinig nyo. So balit kapag gusto ninyo nagsasabi, kahit masama sinabi, pumapalaklak pa ka pa. Sabi mo pa, yung pala, hindi mo alam, artistang masama ugali, ay minumura ka na eh. Pagtalikod, hinalikan. Sabi, ay, superstar, superstar. Sabi saya, punasan mo nga iya. Sapagkat, kikita, plastic, kaplastikan. Subalit ang walang kita, totoo sa harap ng sino man. Buhay bang ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong sayangin ang oras niyo. Huwag niyong sayangin ang sandali niyo. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo sa mali dito sa mundo. Kundi gawin niyong makabuluhan may halaga upang kayo'y makinabang na maging mainam sa pananaw ng amang walang hanggan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Aba, habang nagtatagal, habang nagluluwat, patapang ng patapang yang apo kunching na yan. Bakit mo nasuri yun? E di ang mga katwid pala'y sinusuri mo lang si kunching. Ngunit yung salitang matapang ay hindi mo nararamdaman. Sapagkat ayaw mong tanggapin, ayaw mong magbagong totoo. Kunwari pagbabago. Ngunit kung totoo ng pagbabagong buhay, kahit anong maanghang, mapait at maasim na salita, matamis
para sa iyo. Sapagkat ang alam mo, Ama ay buhay na sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Kaya nga't ang mga naglilingkod na nagpapakatotoo, pinatitibay ang dimdib. Ang dibdib. Elimpuwe ka ang dibdib. Oh. Hindi yaon ang kalooban. Ang kalooban. Sapagkat kung matatalo ng tao, wala nang maglilingkod. Kaya dapat patapangin ang kalooban ng Ama ang magari at huwag ang pagkatao. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Sa Ama, hindi maari yung magmama ang maangan ka. Halimbawa, hoy, ba't naman hindi ka sumabay sa akin? Kasi eka, ganito-ganito, ang totoo nun ayaw kang kasama. Ganyan ang tao, mapagkunwari. Maraming dahilan. Bakit di aminin ang totoo ng makalaya? Habang may dahilan ng tao, habang may katwira ng tao, habang nangangatwira ng tao, hindi makalalaya. Magpakatotoo, liliwanag ang diwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sinong dadayain ang tao? Sinong lolokohin? Ang sarili niya, ang kapwa-tao, ang Espiritu Santo, madadaya mo? Hindi. Paparoon ka pa lamang, tapos nang nanggaling doon. Kaya wag mo sabihin ang iyong katwiran. O tao, kaya't ang Ama'y iba. Mapagpaumanhin, mapagparaya, mapagpakumbaba. Kaya't kung tutulad sa tao, lahat papatayin. Walang ititira. Bakit? Lahat ng tao'y makasalanan. Lahat ng tao'y nagkasala. Walang banal, walang hindi nagkamali. Kaya kung katulad ng tao ang Ama na magagalitin at lahat ay kinikita at nakikita, aba, wala nang buhay sa mundo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O tao, bakit? Sapagkat sa isip, nagkakasala. Kapag tumitig ang mata. Sa tenga, nagkakasala. Kapag may narinig na salita siya. Lalo na kapag pinapasok sa puso nila. Pagkatapos sasabihin, hindi ako nagalit. Sino lulukohin mo? Sino dadayain mo? Ang taong may tinatago, hindi makalalantad, laging may maskara. Alisin ang maskara. Alisin ang maskara at didiretso ang pananaw mo sa mundong ito. Mga mahal, katotohanan, katotohanan. Sa katotohanan makakalaya ang sinuman at kapag nakalaya ka, kay sarap ng pakiramdam. Subukan nyo kung matatalino kayo. Itong gagawin nyo. Sapagkat kung mahal nyo ang sarili nyo, hindi nyo pahirapan ang isip nyo para sa kapwa nyo. Tulog ka na, iniisip mo pa si kapwa-tao. Hindi nyo pahirapan ang kalooban nyo sa kapwa nyo. Nakahiga ka na, nagpupuyos pa damdamin mo sa kapwa mo tao. Hindi nyo pahirapan ang bibig nyo. Wala namang ginagawa si Juan si Pedro sa iyo, putak ka ng putak tao. Hindi nyo pahirapan ang buong katauhan nyo. Sa alam nyo namang, may bukas pa, tatapusin mo na itong gabi. Dahil bukas, para tapos na ika. Anong natapos na trabaho sa maghapon? Anong natrapos? Anong natapos? Wala. Bawat araw, may sisimulan ka. Kaya't kapag di ka tumapos ng gawain mo sa bawat araw, ikaw ang matatapos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang taong matuwid, hindi niya tatapusin ang lakas niya sa ginagawa niyang yaon, kundi papartihin niya ang kanyang lakas. At una niyang ibibigay sa Amang nagbibigay lakas. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Anong silbi ng uutuin ko kayo? Para matawa at mahalin niyo si Constancia. Kapag ang salita'y napakabutit, napakaganda, sasabihin,
ay kabait mo naman, kahit hindi. Ay kabuti mo naman, kahit hindi. Ay kasipag mo naman, kahit hindi. Hindi ako mapanguto, tulad ng tao, para matuwa sa kanya. Oy, lahat ng panguto'y gagawin. Hindi. Diretsuhan, tapatan, sa pakikipagtotoo, magiging totoo kayo, tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Hatsakaramalayana. Nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Galit ba kayo? Galit ba kayo? Galit ba kayo? Ba hindi kayo makakatulog niyan? Gabi pa naman. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Aba, mawawala buntong hininga. Maligaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Dapat lang, Pasko na eh. Sapagkat pag di ka naging maligaya, abay kawawa ka. Lagi mong tandaan. Pasko na, sinta ko, narito regalo ko, walang di bibigay ako, kung makikilala mo'y ako. Pagkat puso ko ay tuwirang sa sayo, ilalapat ko sa damdamin mo, mararamdaman mo, mahal na mahal kita, at di kailanman winawalay ko. Pasko na, sinta ko, alalahanin mo ito, kundi sa pag-ibig ko, hindi na isilang ako. Bilang Mesiyas mo at tagapagligtas mo, kaya't kung nasa puso mo ay ako, anong di ko gagawin na ililihis kita sa kapahamakan, galit at but mo. Pasko na, sinta ko, halina kayo, liwanag ng isip nyo'y kamtin nyo ng totoo. Galak ng puso nyo'y mangibabaw na ito, huwag ang kung ano-anong takot ninyo, pagkat matin nyong amay, buhay na buhay ito, kaya't manalig na may magagawa sa inyo. O taong mahal ko, makadama kayo. Nekkarameneyahanam. Pasko na. Maraming nakahain sa mesa. Kay gaganda ng mga kurtina. Kay gaganda ng mga pan-display na pampasko. Hindi naman malasan ang kinakain. May galit ang puso niya. Sabi ng nilagang baka, "Hoy, galawin mo naman ako." Kawawa ka naman, hinain mo pa man ako. Sabi ng ubas, "Hoy, tikman mo ako." Kawawa ka naman, bakit ginawa mo pang ilagay ako diyan? "Hoy," sabi ng apretada, "isubo mo na ako, naghihintay ako." Kawawa ka naman, mamimikilan ako sa bilaukan mo. Nung bilaukan, babara sa lalamunan mo'y karne. Dahil di ka makahinga sa galit mo. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sabi ng isang mahirap, nagalak na galak, damang-dama ang Ama. "Salamat po, Panginoon. Wala mang hain ang mesa. Marami ka namang hain sa akin. Maliwanag ang isip ko.
maliwanag ang mata ko, malakas ang pandinig ko, malakas ang katawan ko, masaya puso ko, ay, kasarap ng kinakain ko. Yan ang totoo. Sapagkat ang tunay ang puso niya, para siyang kumakain ng masasarap na pagkain. Para niyang ninanam ng mga matatamis na mga pampalasa ng kanyang pagmamahal. O tao, tandaan ninyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ay, katagal pa eka ng Pasko. Sa taong matwid at mabuti ang isip araw-araw Pasko. Sapagkat araw-araw may puso siyang magbigay sa kapwa niya. Araw-araw may puso siyang magmahal sa kapwa niya. Araw-araw may puso siyang magregalo sa Ama ng buhay niyang hiniram sa Kanya. Kaya't araw-araw ay Pasko. Ngunit di niya sasabing, araw-araw kay Maria kami ay nagdarasal. Anak, dasal ka ng dasal, wala naman sa puso mo. Si Maria aming reyna, ibig na may marangal. Reyna mo pala, ba't di mo matularan? O halina, o anak ko, ako ay pakinggan mo. Sabi niya, nagdadasal na nga ako, hindi mo pa ba ako naririnig? O anak ko, huwag mong gawin ang di ko ginawa sa mundo. Ay, napahiya pa siya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya't huwag ipangmagaling ng tao, nagrosaryo na eka ako. Nagdasal na eka ako, nakailang chaplet na eka ako, nakailang nobena na ako. Anong nobena mo? Kung may batok ang puso, kahit siya ang kapamagpunta, kung di mo magagawang tanggapin ang kapwa mo, ang kahinaan ay di mawawala sa iyo, wala pa rin titibay na pusong may pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Araw-araw kay Maria, ako ay nagdarasal. Anong napala mo? Si Maria, aking reyna, ibig ko ay marangal. Wala namang akong pangarap, anak, sa'yo, kundi maging marangal ang buhay mo. Naway makita mo ang aking halimbawa sa iyo, nang matutunan mong ganap ang sa akin ay tinupad. Oh, mga mahal, kung kayo'y aawit, namnamin nyo, inaawit nyo. Hindi buka lang ng buka ang bibig ninyo at pinagaganda nyo boses nyo. Kailangan nagmumula sa puso nyo, lalo't papurit parangal sa Ama. Sapagkat anong silbi ng napakagandang tinig kung may puso kang bato, may timbudhi mo. Walang kwenta. Kaya't gagawin ng Ama ang marapat at maganda sa pananaw niya'y kung tama gawa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat, dapat habang nagpupuri, habang pinasasalamatan ng Ama, habang pinararangalan, nasa puso ang pag-awit. Hindi sa nguso, sa puso, upang sa gayon, ang bawat binigay mong parangal na lugod na nakinig ang iyong Amang nagmamasid. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, kaya't mapapalad ang totoo na naghahandog. Mapapalad ang totoong nagbibigay ng parangal, papuri, pasasalamat, pag-awit sa Ama. Congratulations, wika ng tao. Pasubali ng Espiritu. Magalak kayo, mga anak kong nakikipag-totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam, matutong magbalik ng papurit pa sa salamat nang mula sa kaloob-looban ng damdamin, wag sa loob ng bibig. Upang tanggaping marapat ng Ama
at siya'y malugod, pakinggan kanila. Sinong sila? Diyos Ama, Diyos Anak, kasama ang Espiritong iyong kasakasama. Buhay bang Ama? Sumay niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay bang Ama? Salamat sa Panginoon. Napakaganda ng mensahe ni Father Jess. Kaya habang ako'y nakaupo roon, na ninanamnam ko, sabi ko sa Ama, salamat Ama, salamat Ama, tinubos mo na naman ako. Kung sa akin mo pinalabas ang ganong salita, sasabihin na naman nagpapatama ako. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't maliwanag lamang ang patotoo, Ama. Gusto mong magising ang mga anak mo. Ay siguro, Eka, tinawagan ni Apo Kunching. Nako, baka matama, baka hindi lamoy maumal. Ni-text nga, hindi kami nagkakaniig niyan. Ang tao nga naman, mapag-isip ng di tama. Alam nyo, mawala lang sa tao ang isip na hakahaka. Mawawala ang masama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kailangan lang sa tao, mawala na yung hakahaka. Puro hakahaka, wala namang nagagawa. Gawin ang tama, huwag mag-isip ng di tama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kapag ang tao'y mapag-isip ng masama, sigurado masama ugali. Aaminin ba ito? Mag-iisip ka ba ng masama sa kapwa mo kung wala kang ginagawang masama? Eh di bayan mo siya kung anong ginagawa niya sa'yo. Bayan mo siya kahit anong sabihin sa'yo. Tulad nga ng sinabi ni Father Jess. Eh ano kung sinabungutan ka? Eh ano? Salamat sa Ama, buhay ang Espiritu. Eh ba't ako hindi ka kinakausap? Eh ba't ako? Eh, o nga ano? Eh gawin niyo pong 100 ang aking katawan para lahat kayo mabahaginan ko ng hi. O kaya hug. O kaya kiss. Ba, hindi po ako mahilig sa ganun eh. Sapagkat binuhay ako ng Panginoon na hindi malambing mula sa simula. Ngunit salamat sa Kanya, natuto akong humalik kahit hindi ko kaano-ano. Natuto akong humalik kahit na anong amoy nito. Huwag namang magagalit. Sa totoo lamang po tayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Natuto akong humalik kahit lalaki. Kaya lang, hindi pwede sa ganyan lang. Pagkatapos eh, ganyan lang. Ganun lang. Eh, pag ibang halik na iba na yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kung walang iniisip na mali siya baga. Ano? Kung walang mali siya, ano nga magiging masama? Kaya lang nagiging masama kung may mali siya. Yung tinatawag na mali siya, masama. Masamang pag-iisip, masamang pagpaparatang. Sapagkat binigyang mali siya, binigyang masama ang mabuting gawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya hindi ka pwedeng maglingkod kapag kay mamamalis siyang tao. Kapag mamalis siya kang tao, di ka pwedeng maglingkod. Sapagkat, paano kanyang nakatama sa gawa? Ikaw mismo, masama isip mo? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Meron namang tao, gugulong-gulong. Kunwari di nakikinig, pinakikinggan pala lahat ang sinasabi ng kapwa niya, eh nasa kabilang dinding. Aba, ganun baga ang Diyos? Ganun baga ang Kristo? Ganun baga banal na Espiritu? Masamang Espiritu yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mayroon namang taong magmamangmaangan, kunwari hindi alam. Pero alam naman pala. Hindi bali sana kung makabubuti. Subalit kung makasasama, abay wag mo itago para makabuti sa mga nagsasamang hindi maganda. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang nagiging daan para ang kapwa niya'y magkagustuhan sa mabuti, magkaibigan sa kabutihan,
magkasundo sa kabanalan at mag-usap sa mabutihan. Buhay ba, Ama? Kaya't sa lahat ng sandali, makilala niyo nawa ang tunay na Diyos na dakila. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu, pagpalain kayo. Mahaba na po ano. Kung ako lang, gusto ko kanina'y tapos na. Kaya lamang, pinahaba ano, dahil sa'yo. At dahil din, dahil sa inyo, lahat maaring gawin ko para aliwin kayo at dulutan ko ng saya kung mararamdaman ninyo titibok ang puso nyo sa mabuti't di masama, sa maganda at di pangit, sa maganda at di masama, magkakasama sa diwa. Kaya't kung maganda at mabuti ang isip nyo, maging ang puso ninyo'y bubuti rin, gaganda ito. Matututo kayong magmahal na totoo, magagawa nyo tanggapin ang kapwa nyo anumang kahinaan nila. Kayong mayroong kalakasan, magbabahagi kayo ng lakas sa kapwa ninyo. At kayong nasa liwanag, magbabahagi kayo ng liwanag na totoo. Ang nadidimlang kapwa nyo'y magliliwanag ding tulad nyo. Yamang nasa sa inyo, liwanag at kabutihan, Ama'y nagagalak sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Di ba't ang Ama ang pinagmumula ng kabutihan? At ang ginagamit niya ay dinadatala ng kabutihan? Kaya't kung ang kabutihan ang pangarap ng sino man, higit ang namumuno na mabuti ang pangarap para sa lahat ng mga tagasunod, ng mga lingkod. Kaya't ang lahat ng lingkod at tagasunod, kung mabuti ang namumuno, may masamamang magkaroon na kasama. Subalit di lahat ay sasama. Sapagkat patotoo lamang, ang mabuti ay patuloy na kinukuha ng masama, kaya't ang nakuha ay natalo ng kabutihan. Nawala ang kabutihan, mali. Natalo ng masama, at ang kabutihan ay nawala. Akala nyo mali? Hindi. Patotoo lamang, ang bawat kataga ko, kaya kong itama, kaya kong gawing hatakin at ibaba. Subalit, kayo, kung di nyo batid, di nyo maitatama at di nyo maitutumpak ang lahat sa lupa. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Masdan ninyong makasalanan kayo. Aminin ninyong makasalanan kayo nang may maitama at pagsisihan kayo. Subalit kapag minasdan ninyong mabuti at napakabuti ninyo, walang itatama ang sinumang Ama na tatawagin mong Diyos ko. Sapagkat walang ibang Diyos, maliban ang totoong Diyos, Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam. Habang nangungusap po, ito po dinadatal. Bigyan ko daw po ng pag-uulat na liwanag yung binahagi ni Berhel. Yaon po kasing pasyente na yon, gabi pa lang,
pagdating pa lamang, nakikiusap na kung pwede hipan ng mata. Anong oras kami dumating doon na galing ng Quezon, tungong Batangas at tungo ng Manila? Sa madaling salita po, natapos kaming mag-vigil mag-alas 12. At pagkatapos, nung pa lang po kung pagdating ay sabi niya na, "Apo, hindi na po ako makakita yung mata ko po, Eka." "Maghintay ka, kahit di mo sabihin mamaya." Subalit, nakita ng Panginoon ang kanyang pagnanasa, walang patid. Pagkatapos na naman, "Apo, lumapit na naman. Apo, paki, ano nyo lang po yung mata ko, pakiipan, kasi po Eka, hindi ko na makita yung dilim." "Oh, sige, maghintay ka," sabi na naman sa kanya. Nung paalis na naman po, "Apo, hindi na po sasama, kasi madilim eh." "Oh, sige, kung totoong tapat ka, tingnan natin bukas," sabi sa kanya. Mahaga na naman dumating, nakabantay. "Eto na naman, pagbaba, "Apo, yung mata ko, ay hindi pa ako nagtututbrush." Sabi na naman sa kanya. Pagkatapos, nagkape na. "Ay, Apo, kahit hindi po kayo nagtutbrush, sige na po, maghintay ka." Sabi na naman. Pagkatapos, nakaligo na, ganyan na. "Apo, ay, hindi pa." Sabi na naman. Nagbebendisyon pa eka. Hanggang sa sumunod sa rooftop. "Puro Apo, yung mata ko po. Eh, yung iba, eh, gusto magliwanag, naninalig daw, nagtitiwala daw, kung ano nung mga sinasabi. Pero siya hindi. Wala siyang ginawa, kundi, Apo, nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Ang kanyang pananalig ay buhay. Kaya binigay, kahit siya. Di naman po pinanggagamot yun, sa totoo lang. Wala pa namang ginamot ng kalamansi sa mga mata. Subalit iniba ng Ama. Dahil alam ng Amang masakit siya on, mahapdi sa mata. Aba, ano mang hapdi at sakit, tiniis niya dahil gusto niyang gumaling. Eh ang tao, ano po ba lasa nun? Painumin mong dahon-dahon. Ano po ba lasa nun? Pagagawa mo ito, eh saan po ba makukuha yun? Pagagawa mo ito, eh ilang araw po ba? Tao, yung gumaling na 10 ketungin, matagal nang may sakit yun, susunod-sunod din. At nang makita ang katapatan, sinabi. Ano sinabi? "Pinagaling kayo sa inyong pananalig, sa makatwid. Sa inyong pananalig, gagaling kayo." Eh hindi. Sasabi, naniniwala, nagtitiwala, subalit hindi totoo sa puso. Ang Ama'y hindi mapaglilihiman. Ang Ama'y hindi ka makapagsisinungaling. Ang Ama'y nababasa niya yung damdamin. Ang Ama'y nababasa niya ang iyong kaisipan. Bilang kunching, walang alam. Bilang kunching, walang magagawa. Bilang kunching, wala pang nagawa. Bilang kunching, walang napagaling. Subalit bilang Ama, kilala niyang totoo. Kaya't maliwanag niyang sinabi, "Tubig lamang laman-laman ang inyong mga tiyan at buong katauhan. Dulot ay kalinis at kagalingan anumang uri ng karamdaman." Yaon ay nagaganap sa taong nagsusumakit, nagsusumikap, na totoong tanggapin at kilalanin ng Ama at magtiwalang may magagawa siya. At di marunong mag-alinlangan, hindi maraming sinasabi, hindi maraming putak ng putak. Sa harapan ni Apo Kunching hindi magsasalita, subalit pagtalikod, may sinasabi. "Malilihiman mo ba ang espiritong sumasa katauhan ni Apo Kunching?" "Hindi. Kung demonyo iyon, papahiya ka. Sasabihin, 'Hoy, ano sinabi mo kaninang nakatalikod ka?" Subalit hindi. Kahit na magtago ka pa, kahit saan ka pa bumulong, kahit saan ka pa, narinig yun sa dilim, makikita sa liwanag. Buhay bang Ama? Ngunit paano paniniwalaan yon? Sapagkat hindi pinagmamayabang ito, hindi pinagmamagaling. Kung paano kayo nagmamaang maanga na walang alam, gayon din si Apo Kunching. Sapagkat hindi kailangang ipagyabang ang anumang taglay. O tao, ito'y nadarama ng tumatanggap.
ito'y nakakamtan ng tumatanggap. Ito'y nakakamtan ng nagpapakatapat. Kaya't mapapalad ang mga totoo at mga tapat. Magagalit kapag tinamaan. Magagalit kapag nahagingan. Bakit? Kung mabuti ba ang puso mo? Kung malinis ba isip mo, makagagalit ba ang mabuting salita na makapagtatama sa maling gawa? O tao, dapat, marapat, kung natamaan ka, sabihin mo sa sarili mo, hindi ka naman napahiya at walang nakabatid na ikay gayon. Diyos ko, tinamaan ako, patawarin po. Hindi yaw magagalit ka pa. Para mo nang sinabing ganun ka. O di namin mong ganun ka. Buhay bang ama? Mga minamahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Pagkatapos, pag may gusto, sasabihin, apo kuncheng, ganito po, apo, apo, apo. Pag sinabi, ganito gawin mo, may pag-aalinlangan naman. Hindi naman tinototoo. Gagawin pa rin ang kanya. Pag naghihirap na kalooban, puro, ano po ba gagawin ko? Ganun ang tao. Ginagawa niyo ang Diyos si Kunchin. May katawan din siya na dapat magpahinga. May isip din siya na dapat ipahinga. May kalooban din siyang nasasaktan, subalit di niloloob masaktan upang di masakitan tulad ninyong nilalang. Tao, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo upang ganap ninyong mawawaan itong aking tinuturan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahanam. 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 Tandaan ninyo, kung susunod lamang kayo sa tama't marapat, maitatama kayong ganap, kayong magagalak, kayong magtatagumpay sa tamang buhay. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Sumayin niyong kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, magsihayo kayong tuwirang tahakin nyo ang daang matuwid, daanang katotohanan, at tanggapin nyo ang pagpapalang mula sa Ama na hayagan at tuwirang sa daigdig ay masisilayan pag harian kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Dahil buhay ang Ama, nakakainip po ba? Nababagot po ba kayo? Ngiti nga po kayo, ngiti. Ay, masaya na. Anong pangalan mo, anak? Ano? Ano? Ay, naiba agad. Narinig ko naman eh, kay Celine. Ay, Raiselin pala, mali ang pandinig. Bakit ganon? Ganyan. Patotoo ko sa inyo, ba't niloob yaon? Kumisan, ang sinabi ganon, narinig mo sa tengay iba. Dapat ulitin mo. Pwede po bang paulit anong sinabi nyo? Eh, kumisan, kumikilos. Sumusunod, mali ginagawa. Eh, kasi po eh, kayo nang narinig ko. Eh, batid mo palang hindi tama ang ginagawa mo? Hindi ka pala sigurado, ba't hindi mo inulit? Naiya po kasi ako, alin ang mas maganda? Ang inulit mo, nakamatay ka. Nagkamali ng gamot, patay ang ginamot. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mamahal! Tanda ninyo, sa konting pagkakamali, maaring makapahamak, magpahamak, at ikaw ang mapahamak. Kaya't ayaw ng Ama, ni isang sandali, tao'y nagkakamali. Kaya't kung lahat ay may tatama, matutumpak ang gawa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ngayon, lala na lang, sabi mo. Alalay. Ulitin natin. Lalay. Sinabi ko na yun ah. Sabi mo hindi. Kaya sinabi ko, alalay. Lalay. Layla. Lalay. Huwag maging malalay ang pananalig mo. Ano? Huwag maging malalay ang pananalig mo. Ngayon nakamtan mo kagalingan hanggang kailan? Habang may buhay, manalig ka na
bang may buhay ding ba? Ano pangalan niya? Ay, hindi pala ikaw. Ay, kabait mo pala. Tingnan ko nga. Ayun. Pala, ay anong kinalulumbay mo? Nakatatak ka na dun. Tanong mo nga kung sa puso'y nakatatak. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Habang may buhay. Baka magalit ka. Manalig kayo. Magmahalan. Maging totoo. Katapatan ang puso nyo'y gawin ninyo. At di kayo malulumbay pagkat amoy buhay. Kailanman di niya kayo iiwan. Ewan ko kung kung iiwan kayo. Habang may buhay, liwanag ay kamtan. Di ako nang gagalit ha, kundi ako'y nagpapatuwa. Kayong lahat ay matuto magtiwala sa ama at gumawa ng tama at marapat upang kayo hindi kailanman magupo at kayo ay malugmok. Tulad mo, nalugmok katuloy. Buhay pang ama. Ba't tumatawa sila? Ba't tumatawa sila? Parang may alam sila, no? Halatang halata naman kayo. Yan ang tao. Pag sa alam nila nakasalanan ang kapwa. Nako, may magagalit na naman. Para silang tuwang-tuwa. Subalit pag sa tama parang tinatago, kinahihiya, ni hindi may pagmalaki, ngunit pagmali, papahiya ka pa nila. Yan ang tao sa lupa. Kaya't ibinaba ang Espiritu Santo upang ang mali ay magawang itama. Pagpalain kayo. Huwag kayong magdaramdam. Tinuran ko lamang ang katotohanan. Kaya't magparatang man kayo kaya po kunching, wala naman siyang alam. Kayo may kasalanan. Pagpalain kayo. Tayo na. Wika nga ng tao. Pasubalikoy. Hayo na! At taglayin ninyo ang liwanag na totoo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Tayo na po.